Ito ang ating second episode ng Kwentong Biblia. Kaya mga katoto, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang bell button. Okay, ready ka na ba mga katoto? Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda. Nakarinig ka na ba ng awit ng mga anghel? O nakarinig ka na ba ng mga anghel na umaawit? Ang teknolohiya natin ngayon ay kayang gayahin lahat ng tunog, maging ang mga awit ng anghel. E paano natin mapapatunayan na ito ba ay awit ng anghel kung hindi pa tayo nakarinig ng totoo o tunay na awit ng mga anghel? Kaya tatanungin natin kung legit ba talaga yan? Totoo ba talaga yan? Real ba talaga yan? Diba? Alam naman natin na talagang umaawit itong mga anghel. Pero ito sila ay umaawit doon sa kalangitan. Sa Lucas 2:13, sinabi dyan na bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. O anong ginagawa ng malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan? Ito, sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. So, ibig sabihin, umaawit ang mga anghel, kaso doon sa kalangitan. O baka naman, sa sobrang lakas ng kanilang awitan o sa sobrang dami ng mga anghel na umaawit, ay lumalagpas ang awit nila at naririnig hanggang sa kalupaan. Pwede, di ba? At ito pa mga katoto, laging umaawit ang mga anghel sa langit. Oo, ang sabi sa Lucas 15:10, at sinabi ni Jesus, ganon din sa langit. Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. E napakarami nating makasalanan dito sa lupa, ngunit kung tayong lahat ng makasalanan ay nagsisisi, ibig sabihin, ang mga anghel sa langit ay laging umaawit at masayang-masaya. Ito mga katoto, maririnig natin at mapapatunayan natin kung ito ba talaga ay awit ng mga anghel. Si Brian Davy o Brian Davy ay nasa kanya itong patotoo o testimony na meron siyang hawak na awit ng mga anghel. Okay, sabi niya, this recording was made from an audio cassette tape. Oh, galing sa isang cassette tape to na i-record. I still have the tape and it's labeled Angels Singing Bethany Israel. Alam niyo ba kung kailan to naganap? Noong November 1973. Then ang sabi niya, this recording that was given to my dad at a businessman fellowship association. Kasi ang tatay niya po ay kasama sa isang grupo ng mga business Christian. So ibinigay sa kanya ito. And sabi niya, I have the copy that was given to my dad. At humingi siya ng apology. And it's old, so the quality is kinda poor. Okay? So, sabi niya, the recording backstory. During a religious outing of some sort, ito na yung kinukwento niya kung paano nakuha o paano na i-record yung awit ng mga anghel. A group of folks were at a very old church in Bethany, Israel. So, nasa Israel sila, doon sa Bethany, sa simbahan ng Bethany. It was stressed that the church and no electricity, thus no sound equipment either. Okay, so ibig sabihin, walang kuryente, so wala talagang mga kagamitan na pantugtog. Okay, it was an old historic Christian church. So, name and exact location unknown, sabi niya. So, while the group was visiting, they started singing the Hallelujah. So, ito mga grupo na mga Christian business guys, dahil sila ay Christian, nung nandoon na sila sa simbahan ng Bethany, doon sa Israel, ay nag-start sila na umawit ng awiting makalangit, ang awiting Hallelujah. Ito pa ang sunod, when they finish about 15 seconds, you can hear a very beautiful
and haunting chorus startup, sabi niya. If you listen closely, you can hear the people whispering and praying as well, as if they are overwhelmed. Ito pa ang sabi niya. It gives me major goosebumps every time I heard it. I have not altered the recording it in any way. I wanted to keep it as is. So hindi niya talaga kung ano talaga yung pinagka-record dun sa audio, wala na siyang binago. At sabi niya, added note about this recording, it is real. I honestly don't know. Take it or leave it. If you think it is real, that's great. If you think it's fake, that's too fine. At doon sa kanyang post, dinisabled niya lahat ng comments. Sabi niya due to weirdness. So, couldn't keep up with all of them. Thanks to those who left normal comments though. Ito mga katoto, bahala na kayong humusga pagkatapos nyo marinig ito kung ito ba ay totoo, legit o hindi.